Sorry, it's DJ. At dahil wala akong mixing bowl, ito ang gagamitin ko. At para madaling matanggal ang ating cake, lalagyan natin ito ng plastic sa loob. At ayan, ayusin natin at isit aside dito. In separate bowl, ilagay natin ang chilled overnight all-purpose cream. Kung hindi mo na iwi-whip ang all-purpose cream, din mo na kailangan ng chilled overnight all-purpose cream and condensed milk. I-combine mo na agad at isang bowl mo na. I-whip natin ang cream hanggang mag-double ang size nito. Kapag nagdoble na ang size ng cream, add na natin ang condensed milk chilled overnight. And mix lang natin. Tunawin ang gelatin sa hot water. Ang paglalagay ng gelatin ay optional lang. Lagay ng kunting vanilla. Sorry guys, di ko napansin, naka-off pala yung camera ko. Assemble na tayo. Lagyan ng cream ang molde. First layer, add ng graham crackers. Lagyan ng sweet mango. At maglagay ng first layer ng cheesecake. Nag-add po ulit ako ng mango. Mas maraming mangga, mas masarap. And cover na natin siya ng cream. Para po sa second layer, refit lang po ang steps. Crackers, cheesecake, mangga, and cream. Para sa ating third layer, maglagay ng graham crackers. Din natin ang cream at saka mangga. And add na natin yung fudge bar. Mataas po kasi yung molde ko kaya aabot tayo ng fourth layer. Add natin ang cream. And add natin yung mango. Add natin yung cheesecake. Naubusan po kasi ako ng cheesecake kaya yung chiffon cake ang nilagay ko. Pero kahit anong mama naman po pwede natin gamitin para sa ating chiffon cake. And cover na po natin siya ng cream. Para sa last layer natin, add na natin yung mangga.
Tapos add na natin yung graham crackers. Tapos cover na rin natin siya ng cream. Ayan, patapos na tayo sa ating pag-assemble. Taktak natin para masiksik, hindi siya butas-butas. Ayusin natin at ilagay natin ng 3 hours sa freezer o kaya 24 hours sa chiller. Natin yung butter, mix natin to. And add natin yung lard. Mapapansin niyo po, konti lang po yan kasi kalahati lang po yung nilagay ko kasi maliit lang po yung lagayan ko. Otay-otayin ko lang pong i-add. Pero kung malaki po yung lagayan nyo, yung inyong mixing bowl, pwede nyo na pong i-mix lahat. Na po yung butter tsaka yung lard. And i-mix lang po natin uli siya. Ayan, kung mapapansin niyo po, nag-lighten na siya. Pwede na natin i-add yung condensed milk. Mix na lang po uli natin. Hindi ko po napansin, naka-off po pala yung camera ko. Hindi ko tuloy napakita yung pag-icing at saka pagtanggal ng cake sa molde. Add na lang po natin yung mango sa ibabaw. Lalagyan natin ng icing sa ibabaw para maganda naman tingnan. Lagyan po natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Ayan, patapos na tayo sa ating mango bravo cake. Ayan, tapos na tayo sa ating mango bravo. Madali lang siyang gawin kasi no cook, no bake, no steam ang ating cake.